Shinare ko sa Child Protection Unit yung experience ko as City Mayor of Davao. I learned this in Davao City and I learned the hard way. Noong pagbalik ko as mayor, we always get deaths of children because of abuse. Ginulpi, pinahirapan, and then namatay ang bata. And then we got these cases, parang isang buwan, ngayon isa, and then 1 month lang dumaan, meron na namang isa na namatay. And then I was asking our city social welfare and development office, I was asking our social workers, bakit dumadating tayo pagpatay na yung bata? Bakit hindi ninyo alam na there is something happening already in the houses, in the communities? And then we found out through our interviews in the communities na karamihan sa atin, ugali natin, hindi tayo nakikialam sa gulo ng kapitbahay natin dahil ayaw din natin na magulo yung ating paninirahan doon sa community. So what we usually do is keep quiet, turn a blind eye, turn our heads away, and then think about as if na hindi nangyayari yan because that is not my problem, because that is not happening in my house. So ganun ang nakita namin na culture at pag-uugali ng mga tao sa mga communities, mga residents. So sabi ko, well, the reason why pag dumadating tayo, patay na yung bata dahil hindi naman natin alam. And hindi natin malalaman kung hindi talaga walang magsusumbong sa atin na merong nangyayaring ganyan. So I told, very simple, I told them, create an anonymous way where I can report. I don't have to tell you who I am. I don't have to tell you my name. Pero I can tell you kung ano ang nangyayari sa bata na ito at anong nangyayari dyan sa loob na ng bahay na yan. And that was very simple. We opened a hotline and then we created a jingle. I told our public information office, our city information office, I told them, you get a vanity number, yung madali maalala na number. You ask someone to create the jingle, and then you play the jingle sa buong syudad. And then we did. And ang pinakauna na mga natuto noong jingle ay ang mga bata. They learned the hotline, they learned the number through the jingle na kahit saan kami pumupunta or kahit ano yung event, sabi ko, iulitin nyo lang ng ulitin, ipatugtog yung catchy jingle natin. And so, everyone learned the number, everyone learned the jingle, we started getting reports. And sa dami ng mga reports na nakuha namin, we had to establish a rescue unit na ka-partner nung aming hotline. So our hotline team had to have the rescue, they had to have vehicles, so lumaki yung ginagawa ng City Social Welfare and Development Office namin. And before I stepped, that was in 2016, and I stepped down in 2022, and after 2 deaths, wala na kaming deaths in Davao City because of abuse.